kamustahin po naman natin yung pong bagong pinagdadalhan ng mga biktima po ng superbagyo. Yung tinatawag na Joint Processing Center, dati pong nasa Villamor Airbase sa tulad ng ibinalita ni Marisol Abdurrahman, mula kanina yata, tanghali yata yung deadline kung di tayo nagkakamali, inilipat sa Campo Aguinaldo. Nandun ngayon si JP Soriano. JP, kamusta dyan? Mike, ayos naman dito at pasado alas 4 nga ng hapon nang dumating dito yung mga bus na sinamahan natin kasamang si Marisol dito sa bagong tatag na Joint Processing Center sa Camp Aguinaldo. Dumating dito, Mike, yung mahigit 4 individual o individual na biktima ng bagyong Yolanda. Luna ng bus ang mga may edad at batang apektado ng superbagyo nang dumating sa Camp Aguinaldo. Bakas ang pagod mula sa biyahe sakay ng C-130 mula Tacloban. Agad silang binigyan ng pagkain. Ang mga may sakit gaya ng batang ito na nilalagnat, agad dinala sa mga doktor at pinainom ng gamot. Ang mga bata, pansamantala munang kinarga ng volunteers. Nasaksihan din namin ang muling pagtatagpo ng mag-inang si Elena at April. Mahigpit ang yakapan ng mag-ina. Mahigit isang linggong hindi na kontak at nakausap ni April ang inang nakatira sa Samar. Sobrang saya ko dahil wala namang kayamanan ng isang magulang kundi yung anak niya. Sobrang nag-aalala, wala talaga. Umaasa na lang kami sa TV, sa internet, lahat ng way para makontak si Mama. Pero kung maraming bagsak ang katawan sa pagod, hindi naman mawawala ang pagiging masayahin ng ating mga kababayan. Ang isang evacuee, tinanong ko pa lang kung ano ang pangalan. Nagkatawanan na kami. Anong pangalan niyo, Nay? Yolanda. Yolanda? Yolanda? O, ba't kinatatawa? Ba't kinatatawa, Nanay? Ako dahil ng bagyo. Ikaw daw dahil. Sinisisi ka nila. Ano ko si Nanay, kapangalan pala si Yolanda. Pero ang Yolanda ang nakilala ko, wala raw lakas na maibubuhos. Naglaho rin daw kasi ang lahat ng kanyang ari-arian. Yan ang bagyo, takbaga na kwan niya. Amon pinataw magrabi ang nag-agi na bagyo. Alas 9 kaninang umaga nang simulan mag-alagay ng tents dito sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa abalang naghahanda ang mga taga DSWD at DOH. Nag-set up ng tents para sa relief goods. Naglagay ng espasyo para sa medical assistance center, gamot at bakuna. So far, yung pag-ubo, yung sipon, yan ang marami nakita, tsaka yung mga sugat nila sa balat. Ang volunteers na galing Villamor, naghanda rin ng booth para sa libreng breastfeeding sa mga sanggol. May bit-bit ding food packs. Aminadong nabigla sila sa utos kagabi na lumipat ng Camp Aguinaldo. Pero kahit nangangapa pa raw sila sa sistema ngayon. There's a lot of confusion. We went back to Villamor about 3 times after midnight last night. Our chairman, Emily, was there. But we have to follow the leaders. We have to trust them that they know what they're doing. Sabi ng DSWD, inilipat ang processing center sa Camp Aguinaldo dahil dumarami na ang evacuees. Mas malaki raw ang Camp Aguinaldo kaysa sa Villamor. Gagawin din daw centralized ang processing center. Hindi raw totoong ang dahilan ng paglipat ay dahil may away ang DSWD at mga taga Villamor Airbase. Inilipat po sapagkat lumalaki na. Okay, at dapat na ang nasa on top dyan ay ang ating government, yung ating mga government agencies. Okay, at nandito na po lahat yung servisyo. Para po siyang one-stop shop. Tuloy pa rin daw ang pagtanggap nila ng volunteers, pero kailangan lang ischedule. Panawagan ng DSWD sa publiko, kailangan pa rin ng mga hygiene kits gaya ng mga toothbrush, sabon, at bagong underwears ang mga evacuees. Mike, ang nangyayari yung mga dumarating dito na biktima ng bagyong Yolanda, yung mga evacuees, ay isa-isa na silang inihahatid sa kanilang mga kaanak. Ang ginagawa kasi, kinokontak ng DSWD ang kanilang mga kaanak dito sa Maynila, at kung wala naman silang kaanak ay sila ilalagay o ililipat sa shelter dito sa Mandaluyong at sa Pasay. Ayon sa DSWD, Mike, simula November 16 hanggang alas 8 kagabi ay nasa 9,165 na katao na mula Leyte ang dumating sa Maynila. Katumbas ito ng mahigit 2,000 pamilya. Ayon sa DSWD, halos 80% ng mga evacuees ay meron namang kamag-anak na tutuluyan. Ang iba ay may mga menor de edad na namatayan ng magulang ay kinukupkup nila ngayon. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Mike. JP, nung nasa Villamor Airbase pa, yung processing center na yan, maraming mga ordinaryong mga at pribadong mga mamamayan ang nagbo-volunteer
nagpupunta ron pag grupo-grupo, nagbibigay ng mga pagkain sa mga kapwa volunteer tsaka sa mga evacuee, tumutulong, nagdadala ng mga relief goods na tumutulong doon sa mga gawain. Meron pa ngang isang grupo na naghahatid nung mga may kamag-anak sa malalayong lugar, hanggang doon hinahatid nila. Pwede ba yan puntahan ng mga volunteer yung Campo Aguinaldo, at may sistema ba dyan ang pagtanggap ng mga volunteer kung meron mang sisipot yan sa gate ng Campo Aguinaldo at hahanapin yung lugar na yan, JP? Pwedeng-pwede, Mike. In fact, itinuloy ngayon yung mga nauna lang nakaschedule na magbo-volunteer ngayong araw, yung katulad ng mga magdadala ng mga food packs, yung mga mag-a-assist sa paghatid. Sila yung mga supposedly na nakaschedule ngayong araw kung sa Villamore Airbase pa nga ginagawa yung processing center. At ang sinabi naman ng DSWD, patuloy na susundin yung mga naunang nakaschedule, at para dun sa mga nais pang tumulong ay ibinigay na nga natin yung numero kanina, in-flash natin sa screen para sa kanilang mga gagawin pang planong pagtulong sa ating mga kababayan, Mike. So yung imbis na pupunta sa Villamore, dyan ang magpunta sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala, meron pong anunsyo ang pinuno ng mga volunteer na sumali doon sa Oplan Hatid nung nasa Villamore Airbase pa po. Ito po ang sabi nila. Isinalala nila ng tuluyan. Shutdown na. Hindi lang sa Oplan Hatid sa Villamore Airbase, kung hindi maging ang buong relief efforts kung tawagin. Hindi raw sa kanila ipinabatid agad ng plano sa paglilipat na yan sa Campo Aguinaldo. Hindi rin daw nila alam kung sino ang kokontakin sa Campo Aguinaldo.